Pag-uusapan po natin ngayon ay problemang buhok. Ayan. Tama guys. Ayan. So, kita nyo naman, no? Kitang-kita nyo. Ayan. Kakaligo ko lang. Kasi, bibigay ko lang aking final thoughts. Final thoughts? Kung final thoughts na tayo ngayon. Ayan. So, bibigyan ko lang, no, ng review itong Pantene shampoo, yung hair fall control. Ayan. Ayan siya guys, ayan. So, ito guys, nabili ko sa Watson nung June 21. So, simula nung binili ko siya, kinagabihan, ginamit ko kaagad. Araw-araw ko siyang ginagamit. At gaya ng dati, no, alam niyo naman, hindi tayo mahilig sa conditioner. So, siya lang mag-isa ang ginagamit ko para matest kung talaga nga bang nakakapag-control ng hair fall. So, ayan. So, papakita ko sa inyo guys. No, hindi muna ako nagsuklay kasi gusto kong pakita sa inyo. Ayan, ito yung mga ayan, may mga nalagas na akong buhok. So, ito yung problema ko. Ayan. Ayan guys, ha, ginanyan ko lang ang aking buhok. So, nakikita nyo ba? Teka ha, wait lang. So, nakikita nyo ba ang mga paglagas ng aking buhok? Ayan. So, kada ganun yan, kada gaganunin ko siya, yan, may nalalagas na buhok sa akin. Di ba ako nagsusuklay niyan? So, ayan, kita nyo ba? Naku, nililipad ng hangin. So, hindi pa ako nagsusuklay, ang dami na ang nalalagas ng buhok. Paano pa kaya kung nagsuklay ako? Sigurado, mas marami ang malalagas na buhok. Ayan, ang dami talaga. So, ibig sabihin, ayan. So, ibig sabihin, itong si Pantene na hair control, ayan, hindi siya nag-work sa akin. Ayan. Plus, ito pa. So, hindi na siya nag-work sa akin, no? Sa aking anit. Plus, bumalik pa yung aking balakubak. Oo, yun, guys. Siyempre, dahil nga shampoo to, no? Siyempre, alam naman natin kapag ka-shampoo. Siya yung nagtatanggal ng grease or yung langis sa ating buhok, no? Diba? Siyempre, sa maghapon, naglalabas ng oil, ng natural oil yung ating buhok. At kapag naglabas yon ng natural oil, siyempre, didikit doon yung mga dumi. Ganon. So, dahil nga, feeling ko malakas to makapagpatanggal ng grease, no, ng buhok. So, sobrang na-dry yung anit ko. Bumalik yung aking balakubak. Yun, yung aking dandruff. Bumalik siya. So, papakita ko sa inyo. Yun. Habang nagsasalita ako, i-flash ko yung screen, no? Or, sa simula, hindi ko alam kung saan ko isisingit. Nag-video ako na pinakita ko yung aking anit, no? Na, yun. Bumalik na naman yung aking mga balakubak. Kaya, yun. Siguro, yun na yung sign para magbigay na ako ng aking final thoughts dito sa Pantene shampoo hair fall. So, yung paglalagas ng buhok, natural lang naman daw, no? Disclaimer, hindi po tayo bihasa, no? Hindi po tayo bihasa sa mga ganito. Sinashare ko lang kung ano yung aking karanasan plus kung ano yung nalalaman ko about sa hair fall. So, sabi nila, natural lang daw na maglagas ang ating buhok. So, natural kung ang bilang daw ng nalalagas is yung natural daw is nasa 100 pieces. Nabibilang ba yun? So, parang ganun. Parang nasa natural lang daw na 100 pieces yung nalalagas sa atin araw-araw. Natural lang daw yun. Pero, syempre, no, sa dami ng nalalagas, no, pag bagong ligo ako, pag nagsya-shampoo ako, after ko magbanlaw, nakikita ko na sa flooring, no, ang daming nalalagas na buhok sa akin.
Plus, pagising mo sa umaga, yung unan, kita mo agad marami. Hindi lang iilang pirasong, marami talaga. Plus, yun nga, no? Pag nagsuklay ako, mas maraming dumidikit na buhok sa suklay. So, ganito na nga yung binili kong, gamit kong suklay, yung brush. Ayan, ganito na nga yung gamit kong brush. Yung malalaki yung awang niya, no? Malalaki yung brush na yan. Kasi kapag gumamit ako ng pino, mas lalong maraming malalagas na buhok sa akin. So, ayan. So, sa ngayon, hindi pa ako nakakatagpo talaga ng shampoo na magko-control sa hair fall. So, hindi pa ako nakakatagpo. Patagal ko ng problema yung hair fall na yan. So, shout out ko nga pala muna si SP Balyais. And hi, hello. Shout out kay SP Balyais. Siya yung nag-comment sa FB na magbigay daw ako ng review about sa mga shampoo ng hair fall. So, kaya ayan. Matagal ko na, nagamit ko na to before, tapos yun nga, hindi ko siya nagustuhan kasi yung mga dati nito, kahit hindi siya hair fall, no, napansin ko talaga dito kay Pantene. Mabula siya, oo. Mabango, oo. Check. Pero, yun. Lagi akong nagkakabalakubak kapag gumagamit ako ng brand na to. So, ayan. Tapos, hanggang sa yun nga, naglabas na sila ng hair fall. So, parang hindi ako masyadong kumbinsido dati, no? Kasi parang ano naman eh, parang napansin ko kasi kapag gumagamit ako ng mga mga conditioner, doon parang nalilis yung yung aking hair fall control. Kasi nga, di ba, parang namo-moisturize niya yung aking anit. Ang problema naman kasi, kaya hindi ako madalas gumamit ng conditioner, yun nga, yung parang may mga lagkit-lagkit factor sa bato ko. Tapos yun ang nagiging cause, kaya parang nagkakaroon ako ng parang tigawat sa batok, ganun. Kaya tinigilan ko yung paggamit nung, at yun, parang hindi ako naging fan ng conditioner, yun. Pero, tapos yun, hanggang sa natagpuan ko nga, no, si Jeju Aloe Eyes. Napunta na naman tayo kay Jeju Aloe Eyes. Yun yung talagang parang bet na bet ko, no, sa shampoo. Kasi nung ginamit ko yun, kung makikita nyo, ilalagay ko na lang po sa yung link ng review ko doon, yung shampoo and conditioner ni Jeju Aloe Eyes, no. Lalagay ko sa baba, balikan nyo ulit, guys, yun. Na parang, ang laki nung naging effect nun sa aking buhok plus sa aking anit, no. Kasi yun, basta maganda, panoorin nyo na lang. Panoorin nyo na lang, guys, dagdag views din yun. So, yun lang, guys, no. So, sa mga naghahanap pa ng, sa may mga naglulugas pa ng buhok, no, magbibigay ako ng tip sa inyo. Tips? Ganon. No. Kasi parang, yun yung parang nagiging technique ko na lang, no, para hindi na madagdagan pa yung aking hair fall. Kahit na may nag-hair fall pa rin naman, no. Kahit may nag-hair fall pa rin naman. Ang ginagawa ko na lang po sa umaga, pagkaligo ko, no, papasok ako sa trabaho, hindi na lang muna ako nagsusuklay. Opo, guys. Hindi na lang muna ako nagsusuklay. So, dahil naka-ano naman ako, naka-motor naman ako pag pumapasok. So, helmet lang. Saklob ko na yung helmet, no, sa aking ulo. So, hindi na nila mapapansin kung nagsuklay ba ako o hindi kasi naka-helmet naman ako. So, hindi na lang muna ako nagsusuklay para hindi doble yung pagsusuklay. Hindi rin doble yung lagas ng buhok ko. So, pagdating ko sa trabaho, doon na lang ako nagsusuklay. Or minsan nga, hindi na nga ako nagsusuklay minsan. Diretso, tali na lang ng buhok, no. Pinupusod ko na lang yung aking buhok, tinatali. Para maiwasan na rin yung masyadong lagas. Pero, yun, marami pa rin nalalagas. Tapos, ayun. Yun lang. Tapos, yun. Meron din ako napanood na yun nga raw, na kapag naglalagas ang ating buhok, huwag daw gagamit ng yung ipin ng suklay. Huwag daw masyadong dikit-dikit. Kung naglalagas na ang buhok mo, kailangan ang gamitin daw ay yung malalaki yung ipin para malalaki rin yung awang. So yun nga, para hindi masyadong nababatak yung ating buhok. Tapos isa pa ulit, no? Masyadong daldal eh. Tapos isa pa, ano ba yung sanhi ng hair fall? So, sa pagkakaalam ko, number one, no, ng hair fall, ba tayo nagkaka-hair fall, number one, no, sa mga mommies, ayan, kadalasan nagkaka-hair fall lang naman talaga yung mga nanay, no, yung mga nanay-nanay na, dun tayo nagkaka-hair fall. Madalas, nagsisimula yan pagka-panganak natin.
So, after natin, mga anak, parang doon na nagsisimula yung maglagas yung ating buhok. Bakit? So, bakit nga ba? Number one, sabi nga ay hormonal imbalance. So, dahil nga parang meron tayong hormonal imbalance, so, ibig sabihin, hindi na balanse yung ating hormones. Kaya parang, yun, naapektuhan yung mga kung ano-ano mang organ. Naapektuhan yung, basta yun, may naapektuhan sa katawan natin. Isa na nga yung, yan, yung ating, yun, hindi ko ma-explain. Basta yun, pag may hormonal imbalance ka, yun, isa daw yun sa, yun, nakaka-affect. Plus, yun, number two, kapag daw stress, ayan, super stress, yun, kapag stress ka daw, yun, yun nga raw, parang indication na kapag naglalagas ang buhok mo, indication din daw yun na parang, yun, parang stress ka, ganyan. So, hindi naman may iwasan yun, so, diba? Pero, yun, gawa-gawa na lang ng paraan para hindi masyadong stress, gano'n. Tapos, plus, pangatlo, yun nga, no, so, ibig sabihin, kapag hindi na healthy, ibig sabihin, syempre kapag naglalagas ang yung buhok, ibig sabihin, hindi na healthy yung ating hair follicles, gano'n? So, parang hindi na siya healthy. So, ayan. So, feeling ko hindi na talaga siya healthy, no? Kasi nga, syempre, di ba, parang, ayun nga, parang ang dami ng nating pinagdaanan sa buhay, ayan, ganyan. So, parang, kumbaga, yun nga, lalagay yung ano, doon din tayo babalik sa hormonal imbalance. Ayan. So, parang ganun na nga. So, ayan lang guys. Again, disclaimer lang po, no? Hindi po tayo bihasa, no? Ang akin pong ginawang pagre-review ay based lang po sa aking experience. So, hindi man siya gumana sa akin. So, iba-iba naman tayo ng condition, no? Ng, ano ba masabi ko? So, may kanya-kanya tayong, parang sa mukha lang, ganun. Diba? Ang mukha tuloy, no? Yung parang ating skin type, no? May iba-iba tayong skin type. Kunyari, sa mukha, oily, dry, ganyan. So, ganun din syempre yung ating condition ng buhok, no? So, yun din. Parang ganun din. So, maaring hindi siya gumana sa akin, pero malay nyo naman sa inyo, no? Sa mga naglalagas ng buhok dyan, try nyo, guys. Kasi, diba, syempre, no? Sino bang gumawa nito? Syempre, guys, ang isang produkto, kapag inilabas yan, hindi naman basta nakakreate sila, no, sa laboratory, gora na agad. So, sa pagkakaalam ko, bago maglabas ng product, syempre, dumadaan yan sa masusing pagre-review, yung parang dumadaan yan sa nag-undergo testing sila, no. So, siguro, 1 out of 10, ganon, merong nag-fail, ganon. So, baka isa na ako doon sa 1 out of 10. Pero yung sa sham, siguro, gumana naman, kaya sinabi na nila na hair fall control. So, medyo, ano lang, no, medyo minalas lang tayo kasi, ayun, minalas talaga. Medyo, hindi lang talaga nag-work sa akin. So, ayun nga, no. Pero huwag kayong mag-alala, guys, dahil nga naglalagas ako, no. Maghahanap at maghahanap pa rin ako ng solusyon or maghahanap pa rin tayo ng ibang brand ng shampoo kung paano malulunasan ang ating hair fall control. At kapag nakahanap ako, no, ng ganon, pag nakapag-try ako ng mga ganong brand, agad-agad, guys, sasabihin ko sa inyo. So, ayan lang, guys. Again, si Pantene Shampoo Hair Fall Control ay hindi siya gumana sa akin. So, ayan lang, guys. So, ayan lang, guys, kung nagustuhan nyo po, no, ang ating pag-review sa ating hair fall control. So, review lang to, guys. Hindi naman ito, ano, no, hindi naman ito, pwede ko pa rin naman i-recommend sa inyo, i-recommend ko sa inyo na for testing, no. Kasi, syempre, sa akin, hindi gumana. Malay nyo, mag-work ulit sa inyo, no. So, ayan lang, guys. So, ayan lang, guys. So, kung bago ka ulit sa aking channel, please subscribe, ayan, at pakipindot nyo na rin po yung ating notification bell, yan, ha, may audience tayo sa likod, yun, no, ano nyo na lang po, pakiclick nyo na lang po yung ating notification bell, para, updated sa aming YouTube.
Yon. Tapos, ayun. Kung nagustuhan nyo po ang aking ginawang review or final thoughts dito po sa Pantene Hair Fall Control. Yon. So, like and share na lang po, no? So, hindi man siya nag-work sa akin. So, yon. Nakapagbigay naman tayo ng tips? Diba? Tips, marami eh. No, sa ating mga viewer. So, ayan lang guys. Again, thank you sa pagpapanood niyo po, no, sa aking mga video. Sana wag po kayo magsawa. Again, bye!